Ang ating banal na ebanghelyo ay pagpapakita po ng pagdating ng Panginoon sa isang maringal na pagkakataon na siya ay nakaluklok sa maringal na trono. At ang senaryo po ay ang katapusan ng mundo. At ito po yung paglalarawan sa banal na ebanghelyo ni San Mateo na ang ginamit po ay ang pagbubukod-bukod. The separation of the goat and the sheep. At ito po ay paglalarawan ng pagbibigay ng kahatulan ng Panginoon. The last judgment. Kung saan ang ilan ay gagantimpalaan at ang ilan ay parurusahan. Kaya nga, the separation of goat and sheep. Ang mga natagpuang matuwid, ilalagay sa kanyang kanan. Ang mga tupa at ang nasa kaliwa ay ang mga kambing. At nasyak po siguro ang dalawang panig ng sinabi ng Panginoon na, siya ay kanyang pinaglingkuran. Nagutom at pinakain, walang damit, pinaramtan, may sakit, dinalaw at nabilanggo, pinuntahan. Kaya yung mga matuwid ay nagtanong, kailan po namin ginawa ito? At parang sinabi ng Panginoon, whatever you do to the least of my brothers, you do unto me. Syak na syak din po yung mga hindi naging tapat. Sabagat nang sinabi ng Panginoon ang ganong linya, na hindi man lamang tinulungan, hindi pinakain, hindi pinainom, hindi pinaramtan, hindi dinalaw, hindi pinuntahan sa bilangguan, at ang katulad din ng tanong na matutuwid, kailan po namin ginawa ito? Iisa rin ang sagot ng Panginoon. Nang gawin niyo ito sa isa sa pinakamaliit mong kapatid, ginagawa mo sa akin. Mga kapatid, every day of our life is an opportunity to serve. It is an opportunity to love. Marami pong mga taong nangangailangan ng ating tulong. Hindi man material, kung hindi spiritual. Pagpapatawad, suporta, pangunawa, pagmamahal, pagkalinga. Higit po itong kailangan sa mga panahong ito. Huwag po nating ipagkait ito. At na lahat po tayo ay pagkakalooban ng Panginoon ng oportunidad para makatulong sa ating kapwa. At ito po ang ating magiging pasaporte sa langit. Iisa ang tanong ng Panginoon, hindi ganong karaming perang naipon mo, ganong karaming investments meron ka. Ang tanong ng Panginoon, ganong karaming tao ang natulungan mo? How much love did you give? How much love did you share, especially to the hungry, to the poor, to the lost, to the last, to the least? At ito pong oportunidad na ito ay araw-araw na ipinagkakaloob sa atin. At siguro imulat po natin ang ating mga mata para makita natin ang mga taong higit na nangangailangan ng ating kalinga at pagmamahal. Pangalawa, we are invited to see the image of Jesus in the face of those people who are coming to us. Sana po'y makita natin ang mukha ni Jesus sa mga maghihirap, sa mga nagugutom, sa mga walang makain, sa mga taong walang damit, sa mga taong kailangan ng tulong. At ito po ang mission po natin, to see Christ in the every person that we meet every day. At kapag nagawa po natin ito, pagdating ng araw ay sasabihin din sa atin, hali kayo. At kayo ay magdiwang sapagkat kayo naging kalugod-lugod sa aking enter the paradise and enjoy the kingdom of heaven. Ang kaharian ng langit po ay mapapasa atin kung tayo po'y tatalima
sa utos ng ni Jesus na magmahal, maglingkod sa mga higit na nangangailangan. Believing what the Lord said, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you do unto me. Amen.